Magandang umaga mga ka-Mayward. Alexander Lexijus nagbabalik. Welcome back once again mga ka-Mayward. Pasensya na, medyo nabisi tayo sa panonood ng throwback ng My Girl ng Korean drama. At kinilig at hindi tayo nakapag-upload. But heto na po ang inyong update. I know, medyo... medyo disappointed lang ako sa sarili ko kasi ba't ko hinayaang matanggal ang aking mga palamuti sa aking bahay. Pero ibabalik natin yan after 1 month kung mamarapatin ng may-ari ng YouTube. But yes, heto na tayo sa ating update. Ang sabi ng Mayward, sabi niya, sa tingin ko, sabi ni Mayward, and only, sa tingin ko, inuunti-unti lang tayo. Di kaya sinasanay na makita silang solo para matanggap natin or matanggap na rin natin na wala na ang love team. Nakakapagtaka na kasi na kahit sa prod, di na pinagsama si Maymay at saka si Edward. Ang sabi ni Gyronautics, yes, be, kasama sila pero di na ako aasa magkasama. Sabi ni Nor, yun lang, nakakapagtaka roon, no? But di na sila magkasama sa mga prod at sa lahat ng love teams, silang dalawa lang talaga yung hindi na magkasama sa mga prod sa ASAP. Kahit yung sa... andito tayo para sa isa't isa, hindi na rin magkasama ang Mayward as a love team. Nando doon sila pero different group ang sinamahan nila. Like si Maymay was with I Want ASAP Squad ba yun? Or basta si Edward is on different group siya. So, I think may punto ang ibang flyers kung iisipin man nila na pinaghihiwalay na talaga ang Mayward. I don't know if it has something to do with yung kung naalala nyo, right after ng concert ni Maymay ay nagbigay ng regalo, ewan ko kung meron pa ako dito, nagbigay ng regalo si Direk Lauren kay Maymay. Direk Lauren Jogi, binigyan niya ng bulaklak. Ito meron ako, ha, ito ha. Ayan, leave the past behind. Ayun. Ang sabi ni Maymay, thank you Direk Lauren at Sir Jerome doon sa paregalo nilang pabulaklak kay Maymay, yung pa-congratulatory nila kay Maymay right after ng konsyerto ni Maymay. Ang nakalagay, basahin natin ha, ito yung regalo. Ipinost ni Maymay sa kanyang IG. Ang sabi, Maymay, congrats sa anak, Kuya Jerome. And then, itong message ni Direk Lauren kay Maymay goes like this. Okay, basahin ko ha. Dear Maymay, congratulations for another milestone in your life. Very proud of your personal growth. Just stay focused and... leave the past behind. Dito kami lagi to love, guide, and support you. Congratulations, Ama Kabugera. Congratulations sa Ama Kabugera siguro yan. Cheers and much love from LMD. LMD. Tapos may Villarosa. Villarosa. So yes, that was the message from the Direk Lauren. So medyo catchy kasi may nakita natin doon yung personal growth. Of course naman nakikita naman talaga natin yung improvement in Maymay aside from hosting na hindi na masyadong maligalig, going down to how she sings now. Sobrang galing na at naabot niya yung C5. Imagine, abot niya yung C5 na kinanta ko yung Ama Kabugera, guys. Nag-wising ako. Kinanta ko yung Ama Kabugera. Oh my God!
ang hirap palang kantahin. Ang taas-taas, lalo pa at ipuprolong pa ni Maymay yung dulo ng Ama Kabugera. Pag medyo like me, hindi mataas yung boses mo, mahirapan ka talaga. Kailangan mo i-falseto kasi magkukulubot-kulubot doon sa dulo yung kanta mo at papangit yung boses. Kaya nilang retake ko bago ko nasabing 25% okay na to, sabi ko ganun. Pero hindi natin makuha kasi ang taas po ng boses. So ganyan ang growth niya as a singer, and yung growth naman niya as a host, medyo hindi na siya masyadong malikot, hindi na masyadong basta ano siya, watchful siya sa kung ano man ang sinasabi niya, parang iniisip niya talaga bago niya bitawan ang mga salita, and that is a good thing for my mind. And syempre sa dancing, nakikita naman natin ang galing-galing na ni Maymay. Siguro dahil sa sobrang tangkad niya kung minsan at sa sobrang payat niya, talagang mapapansin mo siya sa stage. At kung minsan sabi mo, mas graceful tignan si ganito kaysa si ganyan. Kasi medyo may laman sila. Si Maymay, sobrang payat kasi ni Maymay, no? Sobrang skinny. But then, oh my God, sobrang galing na talaga ni Maymay sa pagsayaw. Aminin natin, mayroon talaga mga comment na mga ganyan, nababasa ko din yan. So, please don't get hurt with that, okay? So yes, tapos kahapon nakita ko yung post, ha? Siyempre kahit nanood tayo ng Korean, hindi talaga pwedeng, hindi tayo pwede mag-update. Kaya, hindi magbasa. Sabi ko, there was nothing special yesterday na worth it na i-upload. So sabi ko, lilo muna ako ng isang araw and let's check tomorrow kung anong meron. So yes, that's it from yesterday. So going back sa ating update today, sabi ko kanina na tawag dito, pinaghiwalay na yata talaga sila. Kasi may nakita akong practice. Dito lang kayo lumapit, ay lumipat. Asan yung mga table nila dito? Nilabas nila. Sino nilabas? Ang mga guru. And just sa gaya ng nasabi ko, yun na nga, may nakita akong video ni Edward na nagpa-practice ng saya with AC and Juwaw. And so, yeah, I think tama sila na talagang hinahanda na ng management ang mga followers ng Mayward na sanayin ang mga followers ng Mayward na hindi na sila magkasama. Oh, and yes, yan lang muna ang ating update. I will see you in my next. And yeah, later. Cut.